Hello guys! Welcome back sa ating video ng palmistry. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang minor lines sa ating palad. Sa nakaraang video ay tinalakay natin ang mga major lines. Kaya kung di mo pa ito napanood, nakalagay ang link sa description. At paklik na lang yung I button dyan sa right corner. Kaya dapat mo itong panoorin. Ang minor lines sa palad. Ngayon ay alamin natin at ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang kahulugan at itsura nito sa guhit ng inyong palad. Maraming minor lines sa inyong palad. Unahin na natin itong marriage line. Ano nga ba ang marriage line? Ang marriage line, ito rin ay kilala sa tawag na guhit ng relasyon o guhit ng pag-ibig. Ito ay nasa lugar sa ibaba ng base ng little finger na nasa taas ng heart line na makikita sa larawan. Ito ay sumasalamin sa sitwasyon ng iyong marriage life, love relationship at panahon ng marriage, pati na rin ng iyong ugali sa pag-ibig. Ang sumunod ay ang fate line na tinatawag din na buhay ng iyong karera. Ito ay isang guhit na patayo na gumuguhit patungo sa base ng middle finger. Ito ay kadalasang nagsisimula sa alinmang bahagi ng base ng palad. Karamihan ng tao, ito ay makikita na nagsimula sa gitnang parte ng palad. Karaniwan itong sumasalamin sa kapalaran ng iyong karera o trabaho. Sa guhit na ito, makikita mo ang pagbabago ng iyong karera habang ikaw ay nabubuhay, pati na rin ang iyong kakayahan sa trabaho. Ang susunod na guhit ay ang sun line, na kilala rin sa tawag na Apollo line. Ito ay nagsisimula galing sa mount ng moon na patungo sa mount ng sun. Karaniwan itong naglalarawan ng kapasidad, talent, na maaaring ikaw ay maging successful. Kaya rin ito tinawag na line of success. Lalong higit kung ikaw ay merong sister line sa fate line, dahil ito ay nagpapalakas sa fate line. Ngayon ay alamin naman natin ang children line. Ang children lines ay ang mga guhit na pataas sa ilalim ng little finger at nasa itaas ng marriage line. Ito ay nagpapahiwatig ng bilang ng magiging anak ng isang tao at magiging katayuan ng kanyang mga anak sa kanyang buhay. Ang malalim na guhit ay tanda ng lalaking anak. At kung may maigsi naman at malabo, ito ay nagsasabi na isa itong babaeng anak. Ngayon naman ay alamin natin ang money lines. Ang money lines ay ang pataas na guhit na nasa lugar sa ilalim ng ring at little fingers. Kung ang guhit ay marami at malinaw na malalim at tuwid, ito ay naglalarawan na ikaw ay smart, magaling sa pag-iinvest at magiging maswerte. Para malaman kung ikaw talaga ay yayaman, money line ay hindi rin sapat na basihan. Marami ring sinyalis na maaaring makaapekto kung talagang ikaw ay yayaman sa buhay. Ang sumunod ay ang health line. Ang health line ay walang saktong lugar kung saan nagsisimula. Ito ay nagsisimula galing sa base ng little finger na patungo sa base ng thumb o hinlalaki. Minsan ito ay nagsisimula sa ilalim ng heart line at doon ay nagtatapos na hindi sumasanib sa lifeline. Sa Chinese palmistry, ang line ng health ay tinatawag din na unhealthy line. Ito'y kadalasang makikita sa palad ng isang tao na hindi healthy. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na lahat ng klase ng health line ay masama. Ang tuwid na line na hindi dumidikit sa lifeline ay kadalasang nagpapahiwatig ng mabuting kondisyon. Ang sumunod ay ang travel line na nagsisimula sa gilid ng palad sa base at patayo o pahalang na linya na makikita sa dulo ng lifeline. Ang linya ay maaaring malapit o nag-intersect o dumaan sa lifeline. Ang travel line ay sinasabing kumakatawan ng pagkakaroon ng chance ang maglakbay at manirahan sa ibang bansa ng permanente dahil sa pag-aaral, pagtatrabaho o for good at mag-migrate dahil sa pag-aasawa. Ang sumunod ay ang bracelet line, na kilala sa tawag na Russet lines o wrist line.
Ito ay nasa lugar kung saan ang palad at ang pulso ay nagdugtong. Karamihan ng tao ay mayroong tatlong bracelet line. Pero bihira lang ang mayroong tatlong kompleto ng bracelet line na hindi magulong lines o special na tanda. Ang sumunod ay ang line ng Mars. Ang line ba ng Mars mo ay nakahilera sa lifeline at sumasabay galing sa simulang lugar sa pinagmulang lugar ng lifeline patungo sa pulsuhan. Ang line ng Mars ay malapit na guhit sa lifeline na tinatawag din na support line. Ang line ng Mars na malayo sa lifeline ay tinatawag din na family influence line. Bukod sa major at minor lines sa palad mo, meron ding mga lines na nasa lugar ng base ng finger na nagsasabi sa isang tao kung siya ay maswerte at ang kanyang personalidad. Hindi ito makikita sa bawat tao na mayroong girdle ng Venus. Ang iba dito ay negatibo katulad ng Ring of Saturn at ang iba naman ay mayroong silang katulad ng Ring of Solomon. Ang bawat linya at guhit ay tumutulong sa atin para mapag-aralan ang katangian ng isang tao. Ngayon ay alamin naman natin ang kahulugan ng bawat linyang ito. Unahin natin ang Ring of Solomon. Ang Ring of Solomon. Ang Ring of Solomon o ring ng Jupiter na nasa lugar sa dulo ng index finger sa mount ng Jupiter, ito ay makikita na tuwid o semicircle na line. Ikaw ay matalino, malakas ang kutob at misteryoso na gustong pag-aralan ang lahat ng klase ng misteryo ng science kung ikaw ay meron ito. Ang sumunod ay ang ring ng Saturn. Ito ay nasa lugar ng mount ng Saturn o Ring of Saturn. Ang Ring of Saturn ay isang maiksi na semicircle na linya na umiikot sa middle finger sa base na makikita sa larawan. Ang taong merong ganitong linya ay kadalasang hindi marunong magpakasaya sa buhay at madalas na salungat sa mga tao, malungkot palagi at maaari din siyang magpatiwakal. Ang sumunod ay ang girdle ng Venus. Ito ay nasa lugar sa taas ng heart line. Ang girdle Venus ay arkong linya na paikot sa middle finger at ring finger. Ito rin ay sinasabing sister line ng heart line na kadalasang makikita sa mga malalambot na kamay. Ang mga taong merong ring of Venus ay merong strong sense ng kagandahan at talintado sa art at pagiging malikhain. Sila ay maagang umiibig na tinatawag na pagkakaroon ng puppy love. Ang sumunod ay ang ring of Mercury na nagsisimula sa ring at little finger at bumabaluktot sa gilid ng palad. Ang Ring of Mercury ay bihira lamang at ang taong meron nito ay kadalasang prone sa bolt o malaswang kaugalian. Ang taong merong ganitong ring ay hindi tapat sa kanilang magiging asawa at mas priority nila ang kanilang kaligayahan at madalas hindi binibigyan pansin ang pangangailangan ng kanyang asawa. Ang huli ay ang Ring of Apollo. Ang ring ng Apollo ay nagsisimula sa ring at middle finger at bumabaluktot sa ring at middle fingers. Ito ay naglalarawan ng sagabal o frustration sa natural na reaksyon at likas na optimistic. Siya ay limitadong magpahalaga sa mga magagandang bagay at hindi siya malikhain. So guys, sana ay may natutunan kayo sa ating video at sana ay nakatulong sa inyo. At kung gusto mo pa ang ganitong video, paki-comment naman sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pakibigyan naman ng thumbs like at pakishare na rin para sa kaalaman ng iba. At huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell para lagi kang updated sa bagong upload videos ko. As always, like and share. Ingat, God bless, thanks for watching, and goodbye.